He badly needs a bride, and she needs money. Pumayag si Lemon na pakasalan ang boss niya at manirahan sa iisang bubong kasama nito. Desperada siya dahil kailangan niyang bayaran ng last tuition ng kanyang graduating na kapatid. Isa lang naman ang kailangan niyang gawin eh. Iyon ay ang gampanan ang pagiging asawa sa boss niyang si Kevin sa loob ng isang buwan. Kailangan lang nilang mapaniwala ang ina nito upang tigilan na nito si Kevin sa pangungulit. Mapanindigan din kaya nila na hindi mahulog ang loob nila sa isa't isa sa pagpapanggap na ito o totohanin na ang nasimula nila. Hindi sapat. Ay, bulong ni Lemon bago na pabuntong hininga. Binilang kasi niya ang naipon niya at ang idadagdag sana niya dahil bagong sahod lang niya. Ngunit kahit 5 buwang sahod pa niya ang idagdag sa pang-tuition ng kanyang kapatid na graduating, ay wala pa rin, ni hindi man lang sumamba sa kalahati. Ate, agad na tinago ni Lemon ang perang binibilang niya dahil ayaw niyang ipaalam sa kapatid na wala pa talaga siyang nabubuong pera. Ah, pambayad to sa bills, inaayos ko lang. Ate, kung hindi po talaga kaya sa tuition, ayos lang po. Siguro magtatrabaho na lang ako para makatulong na rin. Nahihiya ang kanyang kapatid. Ngunit mas nahihiya si Lemon. Siya ang panganay, siya lang ang inaasahan nito. Dahil ang kapatid nilang bunso ay nasa elementarya pa lamang. Haba ang magulang nila ay parehong pumanaw na. Ang ina niya ay dahil sa sakit, haba ang kanilang ama ay sa aksidente. Siya na lang talaga ang nagtataguyod sa dalawa nilang kapatid. Kaya ni ate to, basta magpatuloy ka lang. Pakikiusapan ko na lang yung school na bigyan pa ako ng ilang araw para mabayaran na lahat ni. Huwag mong alalahanin si ate, strong kaya to. Nagawa pa niyang tumawa. Ate, ayaw mo ba talagang humingi ng tulong kay tita? Kadugo naman natin sila. Kadugo nga pero napakasasama naman ang pag-uugali. Napailing-iling si Lemon ng matandaan na nung namatay ang ama niya ay hinihindi man lang dumalaw ang mga ito. Hindi na, basta ako ang bahala. Huwag na tayong umasa sa side ni Papa kasi wala lang tayong mapapala sa kanila. Makakarinig lang tayo tapos mapapahiya. Kaya naman natin na wala sila. Tingnan mo, bukod na tayo ng bahay tapos hindi naman nagugutom kahit walang naging tulong sa kanila. Kinaya na natin, bakit pa tayo lalapit sa kanila? Paninindigan ko na lang na wala tayong kamag-anak sa side ni Papa. Paliwanag ni Lemon sa kanyang kapatid. Napabuntong hininga na lamang ito bago tumango. Basta ate, kapag nahihirapan ka na talaga, pwede kang magsabi sa akin. Ayaw kong pasanin mo lahat. Niyakap siya nito. Salamat ate. Mahal na mahal ka namin ni Bunso. Ngumiti na lamang si Lemon. Siya na ang breadwinner simula nang mawala ang magulang nila. Siya ang tumayong ina sa dalawa niyang kapatid. Pasalamat na nga lang si Lemon dahil bago mawala ang mga magulang nila ay nakapagtapos na siya ng kolehiyo. Ngunit ang sinasahod niya bilang sekretarya ay hindi sapat ngayon. Sekretarya siya ng boss nilang CEO ng isang sikat at malaking kumpanya. Herrera's Car Company. Big time ang boss niya at talaga namang makalaglag panty. Ngunit professional sila sa trabaho. Kaya nga kahit problemado siya, ay kailangan niyang kalimutan iyon. Basta nasa trabaho na siya. Maayos ang sweldo, ngunit hindi lang talaga sumapat ngayon. Dahil malaki ang kailangan ng kapatid niya. Flight attendant kasi ito. Private ang school at malaki ang tuition. Lalo pa ngayon na graduating na ito. Pumasok na si Lemon. Lagi siyang maaga dahil mahigpit ang boss nila. Lalo na at palagi siya nitong dapat kasama. Good morning, sir. Bati niya nung pumasok na ito. Sir, coffee? No, lumabas ka muna. Gusto kong mapag-isa. Himala at tumanggi ito sa kape. Tumango na lamang siya bago lumabas. Ngunit ilang minuto pa lamang na nasa labas siya, ay agad siya nitong tinawag. Sir, may utos ka po? Yeah, find me a wife. Sir? Gumawa ka ng kontrata, 2 milyon, para maging asawa ko sa loob ng 1 buwan. Napahilot pa ito sa sentido habang naiinis. 2 milyon?
Sir, nakahanap na po ako. Napataas ang kilay nito bago siya tinitigan. Sino? Ako, sir. Matapang niyang sagot. Nagulat si Kevin dahil sa iminungkahan ng sekretarya niyang si Lemon ng sarili nito. Malamang, kailangan siguro nito ng pera. Malaki ang 2 milyon para masilaw ang isang tao. Mas maganda nga kung ikaw na lang dahil alam mo na ang ugali ko. Gumawa ka ng kontrata para sa ating dalawa. I'll send you the details. Sir, kung nagtataka ka kung bakit ang kapal ng mukha ko mag-volunteer agad, kasi kailangan ko ang pera na yun para sa tuition ng kapatid ko. Hindi nga siya malinang akala. Yeah, not a problem. Trabaho lang din ang gagawin mo sa akin. You just need to be my wife for 1 month. Tumangon naman ito. Ngayong may nakita na siyang maaaring magpanggap ay nabawasan na ang problema ni Kevin. Sir, totoo bang ikakasal tayo? Yeah, but don't worry. Ipapaayos ko agad sa abogado. Once na matapos na staycation ni Mom dito sa Pinas. Once na maipasa na sa akin ang mana, tapos na ang pagpapanggap nating dalawa. Magiging malaya ka na ulit. Kailangan ko lang ang approval ni Mom at kailangan galingan mo upang mapaniwala siyang mahal na mahal natin ang isa't isa. Simpleng kasal lang, basta present lang ang family ko. Sir, kailan po ba ang kasal? This week. Dapat ayos na ang lahat pag-uwi ni Mom. Nagulat ito. Seryoso, sir? Ayaw mo? Pwede akong humanap ng iba, Lemon. Sabihan mo agad ako dahil hindi ako nag-joke sa plano ko. Sir, gusto ko. Kaya ko, sir. Mapapaniwala natin ang mommy mo. Tumango na lamang siya. Last question na, sir. Paano naman po kapag lumagpas sa 1 month at hindi mo pa rin nakukuha ang gusto mo? Extended po ba, sir? Yeah, another payment. Inasikaso na ni Lemon ang kontrata. Ibig sabihin, another payment pala kapag nag-extend. Magiging mayaman na yata ako? Sigaw ni Lemon sa kanyang isipan. Hindi nakakapagtaka kung makaya nitong magbayad ng 1 million kasi mayaman naman talaga ang boss niya. Bakit ba kasi wala itong jowa? Sa edad ng boss niya ay dapat lang naman nakulitin na itong mag-asawa dahil nasa 30 na ito. Ngunit ganoon na nga yata talaga kapag nalilibang sa trabaho. Parang siya lang, walang panahon sa love life dahil focus siya sa trabaho at sa pinapaaral niya. Lemon, makitimpla na nga rin kami ng kape? Tinaasan niya ng kilay ang 2 asungot na mahilig mambuli sa kanya. Kasalukuyan kasi siyang nagtitimpla ng kape matapos niyang gawin ang kontrata. May kamay kayo, bakit hindi kayo ang magtimpla? Inis niyang sagot. Inggit na inggit kasi sa kanya ang 2 ito. Kasi sekretarya siya ni Kevin at palagi niya itong kasama. Dahil crush na crush na mga ito ang boss nila, ay ganoon na lamang ang galit ng mga ito sa kanya. Parang mga bata lang. Eh diba, taga-timpla ka naman? Sige na, bago pa ako mainis sa'yo. Pagmamaldita ni Gina. Kung pinapasahod mo ako, sige, titimplahan kita. Pero hindi naman, so magtimpla ka mag-isa mo. Tinalikuran na niya ang 2. Napangisi pa nga siya dahil oras na malaman ng mga ito na magiging asawa siya ni Kevin. Baka umusok pati tenga ng mga ito sa galit. Pabagsak na naupo si Kevin sa couch habang kausap ang kanyang ina. Yeah, sure mom. Wala siya ngayon dito sa bahay. Busy sa work. Bakit ikaw ay nasa bahay na? Sekretarya mo ang GF mo tapos iniiwan mo. Buti na lang talaga at walang pakyang kanyang ina. Kahit ano pa ang estado ng ipapakilala niyang magiging asawa. Basta maikasal na siya. So planado na ang kasal. Uuwi kami ng mas maaga para makatulong kami ng mga kapatid mo. Nah, I'm okay mom. Bago ang wedding day na lang kayo umuwi. Katuwang ko naman si Lemon sa pag-aayos ng kasal namin. And I'm serious mom. Malamang, pakakasalan mo na eh. Sinasabi ko sa'yo, make sure na hindi mo lolokohin ang asawa mo. Mana lang naman ang gusto niya. Bakit ba kasi ayaw pa nitong ibigay? Bakit ba mommy hindi mo pa ibigay ang mana ko? Kahit na hindi pa ako kinakasal. Ikakasal lang din naman ako ah. Kaya ako ginagawa to para hindi masayang ang lahi sa'yo. Gusto mong tumandang binata? Kevin, 30 ka na
at hindi ka man lang ba natatakot? Napangisi si Kevin. Basta kapag kasal ka na at nakilala ko ang wife mo, tsaka na tayo mag-uusap patungkol sa mana mo. Umamin ka na hanggat maaga kung may GF ka ba talaga o sinasabi mo lang to para hindi na kita kulitin. Hindi naman ako bata, mommy, para gumawa ng kalokohan o imagination GF. May GF ako and she's my secretary, si Lemon. Well, sounds nice. Gusto ko siyang ma-meet kaya before the wedding, uuwi kami. Napabuntong hininga na lamang si Kevin. Binasa niya ang kontrata na pinagawa niya kay Lemon. Wala namang naiba sa detalye na sinend niya, kaya maayos na ito para sa kanya. Sir? Napatawag sa kanya ang boss niyang si Kevin. Nasa office pa siya. Bigla na lamang itong umuwi kaya nagtaka na lamang siya. Ready yourself. Pabalik na ako. Ready yourself. Kinabahan si Lemon, ngunit binaba na ni Kevin ang tawag. Isang oras lang ay nakabalik na ito. Naupo ito sa swivel chair nito bago inilapag ang kontrata sa table, habang si Lemon ay tahimik lang. Nabasa ko na lahat to, and for sure, nabasa mo. Yes, sir. May pagdadalawang isip ka ba? Kasi kung wala na, pwede ka nang pumirma. Inilapag ni Kevin ang ballpen sa harapan niya. Agad niya itong dinampot. Para naman ito sa kapatid niya. At saka, hindi naman matagal ang kontrata dahil kailangan nilang magpanggap. At kapag nakuha na ni Kevin ang gusto nito, tapos na. Pinirmahan na niya ang kontrata, ganoon din naman si Kevin. Ito ang paunang bayad na 1,000,000. Nilapag nito ang tseke. At ang karagdagan ay kapag natapos na, don't worry, kapag extended, another payment. At hindi mo kailangan matakot dahil marunong akong tumupad sa napag-usapan. Paliwanag pa nito. Noted, sir. Tinabi na ni Kevin ang kontrata bago muling nagsalita. Hindi ka pwedeng mahulog sa akin, Lemon. Isipin mong trabaho lang to. Trabaho lang, sir. Noted po. Sagot niya. Naginhawaan si Lemon dahil sa wakas, ay narisolba na niya ang pinoproblema niyang tuition ng kanyang kapatid. Mukhang masaya ka, ate. Iba kasi ang aura mo eh. Parang fresh na fresh. Pansin ng kapatid niya. Napangiti siya bago sumagot. Hindi mo na kailangan problemahin pa ang tuition mo dahil fully paid ko na. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kaya ni ate na gumawa ng paraan. Ate, saan mo nakuha ang ganun kalaking pera? Ate, hindi mo naman siguro sinagkala ng sarili mo para sa perang yun kasi hindi ko kaya na dahil lang. Pinutol ni Lemon ang kanyang kapatid. Hindi, wala akong ginawang masama. Ginawan lang talaga ni ate ng paraan. Ikampante mo nga ang isipan mo. Sumeryoso si Lemon. Iniisip din niya kung paano ba masisingit ang patungkol kay Kevin. Kailangan mapaniwala rin niya ang kanyang kapatid. Nga pala, may sasabihin sana ako. Napaiwas siya ng tingin dahil hindi niya kayang tingnan sa mata ang kanyang kapatid. Ano po ba yun, ate? Bunso, si Kevin kasi ang tumulong sa akin para sa tuition mo. Sino si Kevin? Nakakunot ang noon ito. Magiging asawa ko. Alam kong nakakagulat pero naisip kong mag-settle down na dahil graduating ka naman na. Maayos ang buhay ni Kevin, kaya nga nagawa niya akong tulungan. Bunso, ayos lang naman siguro kung mag-asawa na si ate, hindi ba? Ingat na ingat si Lemon. Totoo ba, ate? Bakit ngayon mo lang po sinabi? Hindi ko man lang siya nakilala at wala man lang akong ideya na may BF ka na pala, ate. Nahihiya kasi ako, bunso. Pasensya ka na. Ipapakilala ko naman siya. Sasabihin ko naman talaga, sadyang inuunahan lang ako ng hiya. Ayaw ko lang isipin mong tinatakasan kong obligasyon ko sa'yo, bunso. Promise, hindi mawawala si ate sa tabi mo. Nandito lang ako nakasuporta. Napabuntong hininga ang kanyang kapatid. Ate, ayos lang naman po. Gusto ko nga unahin mo naman ang sarili mo, ate. Sobra na po ang ginagawa mo para sa akin. Nakakatampo lang kasi kung kailan nagdesisyon ka ng magpakasal, tsaka mo lang sinabi sa akin. Inakbayan ito ni Lemon. Sorry na, bunso. Hayaan mo, ipapakilala ko siya sa'yo kapag hindi na siya busy. Bunso, minamadali na kasi namin ang kasal dahil request na rin ng mommy niya.
Hindi naman na kasi kami bumabata para patagalin pa. Agree ka naman, hindi ba? Tumango naman ang kanyang kapatid. At talagang napaniwala ito ni Lemon sa mga kasinungalingan niya. Kinabukasan ay maaga siyang pumasok. Hanggang ngayon ay wala pang may alam na ikakasal sila ni Kevin. Paniguradong magwawala sa gulat ang mga alipores na pumipeste sa kanya. Lemon. Sir? Sinabi kong hindi mo na ako tatawaging sir, di ba? Kailangan mong masanay na tawagin ako sa pangalan ko. O kaya itawagin ako sa mas sweet na term. Napangiwi si Lemon. Oo nga pala, kasama ito sa binili ni Kevin sa kanya. Napabuntong hininga siya at kahit nahihiya, ay tinawag ito ni Lemon sa mas sweet na term. Hubby? Malambing ang kanyang boses. Nasaksihan niya ang pamumula nito. Mas ayos ang ganyang tawag. Sabi pa ni Kevin. Naupo na siya sa pwesto niya habang hiyang-hiya pa rin dahil talagang nakakapanibago. Sumunod ka, Lemon. Utos ni Kevin. Agad naman siyang tumayo at sinundan nito. Sa labas ng office ay agad nitong hinawakan ng kanyang kamay. Nagulat pa nga siya ngunit nagtitiwala naman siya kay Kevin. Alam niyang bawat galaw nito ay planado na. Makinig kayong lahat. Natigilan sa ginagawa mga kasamahan niya sa trabaho. Lalo na mga alipores na malaki ang galit sa kanya. Simula sa araw na ito, gusto kong malaman ninyo na ikakasal na kami ni Lemon. Invited kayo sa aming nalalapit na kasal. Nanlaki ang mga mata ng mga ito. Habang mga alipores na may galit sa kanya ay hindi matanggap ang anunsyo ng kanilang boss. Natawa na lang si Lemon dahil halos umusok na ang ilong at tenga ng mga ito sa galit. Magiging misis ko si Lemon, kaya ang respeto ninyo sa kanya ay gaya ng respeto ninyo sa akin. Binin pa ni Kevin na ani mo'y totoong totoo. Bumalik na sila sa office. Kapwa sila walang imik dahil sa malaking basabog ni Kevin. Sekretarya pa ba siya nito? Kahit na magiging asawa rin naman siya ni Kevin? Ito ang katanungan ni Lemon. Kapag kasal na ba tayo, sekretarya mo pa rin ba ako? Hindi na niya napigilang itanong. Tinitigan muna siya nito bago sumagot. Hindi ka na obligadong pumasok at ayaw ko na rin naman because you need to focus on our agreement. Kailangan sa plano ko tayo nakafocus. Sa loob ng isang buwan, maninirahan si Mom kasama natin. Mas maganda nga kung isang buwan lang. Pero baka mag-extend since gusto niyang makilala ka pa. Kailangan mapaniwala natin siya para maibigay na agad ni Mom sa akin ng mana. And then it's done. Parehas tayong nakinabang, Lemon. Seryosong paliwanag ni Kevin. Sisikapin kong maging komportable siya. Tumango ito sa kanya. Pero iimbitahan mo ba talaga lahat ng employees mo? Yeah, mas magiging kapani-paniwala kapag pati sila ay present sa kasal. Hindi na nagtanong pa si Lemon. Grabe no, ang swerte naman ni Lemon dahil nabihag niya ang puso ng boss natin. Instant yaman si Yaya. Sus, we both know na nasa loob ang kulo ng babaeng yun. Malamang sa malamang, nilandi niya si Sir Kevin. Napakalansa ng ugali niya. Natawa si Lemon habang nakikinig sa usapan ng dalawang ipokrita na mahilig mambuli sa kanya. Si Mau at Rose lang naman ang galit na galit sa kanya. Kaya nga advance sa atin, kasi sekretarya siya ni Sir Kevin. Napakalandi talaga niya. Naiinis ako, Mau. Sobrang naiinis ako sa babaeng yun. Paniguradong may ginawa siya kay Sir, kaya nauto niya. Galit na galit si Rose. Lumabas na si Lemon ng CR. Nagulat pa nga ang dalawa nang makita siyang nasa cubicle pala. Napakahirap talaga pag ang sakit, inggit. Kasi wala na talagang gamot dun eh. Natawa pa si Lemon. Rose, alam ko naman na gustong gusto mo si Kevin, kaya sobra ang galit mo sa akin. Lalo pa ngayon na magiging asawa ko na siya. Baka mahirapan ka ng makatulog sa gabi sa kakaisip kung paanong akong pakakasalan ni Kevin. Buisit ka! Kapag hindi mo ako kinanti, hindi rin kita papatulan. Pero kung iniinsulto mo ako, mas malala pa ang balik na gagawin ko, Rose. Inirapan niya ito. Isa ka pa. Para kang ipis na sunod ng sunod sa amo mong si Rose. Bagay na bagay nga kayong dalawa. Inirapan ito ni Lemon
bago iniwan ng mga walang masabi. Kapit sa patalim kong tawagin ang ginawa ni Lemon. Ngunit kung ito ang paraan para masuportahan ang kanyang kapatid, ay handa niyang gawin. Naging praktikal lang si Lemon kaysa dumating siya sa punto na ibenta ang sarili niya sa kung kani-kanino. Ngunit iba pala talaga ang pakiramdam kung ikakasal ka sa taong hindi mo naman mahal at niminsan hindi mo naisip na magiging asawa mo. Naiiyak si Lemon dahil wala na siyang ibang maisip na paraan, kaya kahit mali itong desisyon niya at kahit napakalaking kasinungalingan nito ay pinatulan pa rin niya. Ate, kanina ka patahimik. Bakit parang hindi ka pumasaya na makikita mo ang mommy ni Kuya Kevin? Bumalik ang diwa ni Lemon at agad na napasulyap sa kapatid niyang kasama niya ngayon sa kotse padungo sa bahay ni Kevin. Sinundo sila ng driver ni Kevin. Ngayon kasi ang unang pagkakataon na makikilala na niya ang mommy nito at mga kapatid. Kinakabahan talaga siya kung paano ba ang magiging reaksyon niya. Hindi ba siya minaliit nito kung nalaman nitong sekretarya lang siya ni Kevin? Kinakabahan lang ako. Napakamot pa siya sa batok. Ito kasi ang unang beses ko eh. Ate, hindi mo naman kailangan kabahan. Kasi sigurado ko mabibilib sila kapag nalaman nila na graduate ka ng magna cum laude. Proud na proud ang kanyang kapatid. Kahit papaano ay nawawala ang kaba ni Lemon. Ilang minuto pa ay narating na nila ang bahay ni Kevin. Sa labas pa lang ay nakaabang na ito at mukhang kanina pa siya hinihintay. Kevin, kapatid ko nga pala. Pakilala ni Lemon sa kapatid. Hello po. Ngumiti naman si Kevin. Napakagaling talaga nitong umakto. Nice to meet you. Inilahad ni Kevin ang kamay nito na agad namang inabot ng kanyang kapatid. Let's go inside. Si Mom excited na kanina pa. Natawa pa ito. Namamangha na lang si Lemon dahil hindi mababakas kay Kevin na kasinungalingan lang lahat. Hawak kamay silang pumasok sa loob. May edad na babaeng ngunit elegante. Ito ang sumalubong sa kanila. Mom, this is my fiancé, si Lemon. Kamusta po? Magalang si Lemon at ingat na ingat. Niyakap siya nito. Finally, may ipinakilala na rin ang anak ko, Iha. Akala ko tatandang binata ang anak kong yan. Masaya ako na desisyon na siyang lumagay sa tahimik at bigyan na lang ako ng maraming apo. Dalawang dosena sana, basta hanggat kaya. Napasunyap si Lemon kay Kevin. Dalawang dosena ang apo? Sobra naman yata yun. Kawawa naman ang matras niya sa dalawang dosena. Walang pahinga ang petsay niya at daig pa niyang inahing baboy. Palabiru talaga si Mommy. Sumabat ang kapatid ni Kevin. No, I'm serious, Iha. Sayang ang gandang lahi. Maganda at gwapo. Tiyak na perpekto ang labas ng anak ninyo. Kaya, Iha, bago man lang ako mawala sa mundong to, maraming apo ang hiling ko. I don't care about your background. That's not important. Ang mahalaga ay mahal ninyo ang isa't isa at makakabuo kayo ng maraming babies. Natawa ang kapatid ni Lemon habang si Kevin ay napapailing na lamang. Mabuhay ang bagong kasal! Maraming pagbati at sigawan ang naririnig nila. Nasa venue na sila at tapos na ang kasal. Bagot na bagot na nga si Lemon dahil nais na niyang ipahinga ang kanyang sarili. Paano ba naman ay pagod siya simula sa preparasyon pa lamang ng wedding nila. Buti nga ngayon ay nakaraos na. Dumalo ang mga katrabaho niya, maging ang mga alipores na si Mau at Rose ay talagang makakapal ang mukha. Kaya kahit nilait-lait siya, ay present pa rin upang laitin na naman siya sa tingin ng mga ito. Natatawa na lamang siya at hindi na ito pinapatulan dahil wala naman siyang mapapala. Iha, pansin ko kanina ka pa humihikab. Sige na, magpahinga na kayong mag-asawa. Kumindat pa ang ina ni Kevin. I know, sa beach resort ang napili ninyong honeymoon. Pero kung gusto niyong ganapin na ngayon, pwedeng-pwede naman. Bumulong pa ito sa kanya. Tips ko lang, explore more positions para naman may honeymoon baby na kaagad. Mom, ano na naman bang sinasabi mo sa asawa ko? Lumapit si Kevin sa kanila. Amoy alak na ito ngunit hindi naman lasing.
Wala naman. Muli itong kumindat sa kanya. Asikasuhin mo na ang asawa mo at pagod na. Ayos na kami dito. Katuwang ko naman ang sister ni Lemon. Napakabait na bata rin yun. Napangiti si Lemon. Natutuwa siya na magaan ang pagtanggap ng ina ni Kevin kahit sa kapatid niya. Inaantok ka na ba? Pagod na kasi ako dahil. Binuhat siya bigla ni Kevin. Kaya naman nagulat siya. Nagsigawan naman ang mga bisita at kinantyawan si Kevin. Nakakahiya, Kevin. Bulong ni Lemon. Trust me, this is a part of my plan. Sumakay ka na lang palagi. Napakagaling pala talaga nitong magmanipula. Marahan siya nitong ibinaba sa kama. Bago ka matulog, you need to change. Bukas na lang, gusto nang pumikit ng mga mata ko eh. Napabuntong hininga pa si Lemon. Ngunit muli na naman siyang ginulat ni Kevin dahil ito na ang nag-alis sa sandals niya. Isusunod na sana nito ang gown niya. Nang pigilan niya ito. Kaya kong alisin ang saplot ko. Lumabas ka. Ngunit natawa lang ito. Hindi ba't mag-asawa tayong dalawa? So wala kang dapat ikahiya. Dahil kasama naman sa pagpapanggap natin ang pagsusuko ng sarili sa isa't isa. Kailangan ba talagang gawin ngayon? Oo, alam kong hihilingin mo yun. Ngunit sana naman bigyan mo muna ako ng privacy sa ngayon, Kevin. Kahit ngayong gabi lang. Pakiusap ni Lemon. Yeah, hindi naman ako tigang. Gusto ko lang sabihin sa'yo na kasama sa agreement ang pleasure. Tumango si Lemon. Inaasahan na niya ito. Sa laki ng 2 milyon, maaari bang pagpapanggap lang ang mangyari? Hindi naman siya pinanganak kahapon. Bumalik na sa party si Kevin. Siya naman ay nagpahinga na matapos magpalit. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Lemon. Sana lang ay hindi siya multuhin ng kanilang magulang dahil sa ginawa niyang desisyon. Para naman ito sa kapatid niya at hindi para sa sarili niyang kapakanan. Habang inilalagay ni Kevin ang dala nila sa likod ng kotse, ay pinagmamasda naman ito ng ina nito habang nakangiti. Don't worry about us, son, and you too. Baling nito sa kanya. 3 araw lang naman kayo dun, right? Sulitin lang ninyo. Kung pumayag lang sana si Kevin na pakiusapan ng ina nito, na huwag na silang umalis edi sana, makapagstay na lang siya sa bahay at madadalo pa ang kapatid niya. Pumayag naman si Kevin na sa kanila ang kapatid niya. Ngunit kapatid naman niya ang may ayaw. Nais nito ang manirahan pa rin sa bahay nila at maging independent. Nangako naman itong dadalaw palagi sa kanya na ikinagaanan ng kanyang loob. Kaya pumayag na siyang manatili ito sa bahay nila. Let's go! Bulong ni Kevin. Kaya naman agad siyang nagpaalam sa biyanan niya. Walang imik si Kevin sa biyahe. Ganoon din naman si Lemon. Dahil wala naman siyang sasabihin. Hindi rin naman sila sobrang close ni Kevin. Para mag-usap kahit tungkol saan. Kinakausap lang niya ito kapag kinakausap siya nito. At pagtungkol sa trabaho. Bakit Lemon ang pinangalan sa'yo? Wala lang ba talagang maitanong at maitopic si Kevin? Kaya out of nowhere, naitunong nitong history ng name niya. O trip lang talaga nito. Pinaglihian ba ng mama mo ang Lemon? Tanong muli nito. Hindi ko alam kung bakit Lemon. Seryosong sagot niya bago napatitig kay Kevin. Maasim ang pangalan mo. Wika pa nito. Yeah, pero hindi naman ako maasim. At yun ang importante. Maayos pa rin naman ang sagot niya kay Kevin. Mabuti naman, sanay ka nang hindi ako tawagin na sir. That's good. Nagiging maganda ang plano, Lemon. Dumating na sila sa beach resort. Ibinaba ni Kevin ang mga dala nila at ipinasok na ito sa room na binayaran nila. Good for 3 days. Isang kwarto lang ang kinuha ni Kevin. Bakit nakatunganga ka lang yan? Ayaw mo bang maglibot-libot? Wala akong ganang maglibot. Alam ko naman na sa loob ng 3 araw, maboboring lang ako dito. Wala naman kasi tayong gagawin dito eh. Napabuntong hininga pa si Lemon. Natawa si Kevin. Honeymoon natin. Napairap ito. Pinatulan mo ang pag-push ng mommy mo kasi nga pala, gustong-gusto mo rin akong ma... Pinutol niya si Lemon. Parang lumabas pa na iyon lang ang pakay niya. Agad niyang dinepensa ang kanyang sarili.
Hindi lang naman dahil sa mamaya ang unang gabi natin, pero dahil na rin sa pagre-relax bago ulit bumalik sa trabaho. Kung gagaluin mo ako, may chance na mabuntis ako, Kevin. Paano kapag nabuntis ako? Kevin, ayoko may obligasyon. Agreement lang sa atin bilang asawa mo na magpanggap ako. Expected ko na rin na pati pleasure as your wife gagampanan ko. Pero ang mabuntis, iyon ang hindi ko magagawa, Kevin. Yeah, I understand. Don't worry, hindi ka mabubuntis. Dahil wala akong balak na maging ama agad. Kasal nga, napilitan pa ako. Kundi lang talaga kailangan, mag-anak pa kaya? Don't worry, gagamit ako ng safety. Paliwanag ni Kevin kay Lemon. Dahil maaga pa ay namasyal muna si Kevin. Dahil ayaw naman niyang mabagot si Lemon, ay inaya na niya itong sumama sa kanya na hindi naman ito tinanggihan. Baka may gusto kang bilhin, pwedeng pasalubong sa kapatid mo. Tinutukoy ni Kevin ang hipag niya. Hindi naman mahilig sa pasalubong ang kapatid ko. Tipid na sagot nito. Hindi naman na siya nagpilit pa. Sa tingin din ni Kevin, ay wala sa mood si Lemon. Ma'am and sir, baka gusto po ninyo ng picture. Remembrance lang pag uwi ninyo. 100 lang po para sa 2 kuha. Alok ng may edad na lalaki nang makalapit ito sa kanila. May dala itong kamera. Kanina ko pa po kasi kayo pinagmamasdan na 2. Sa tingin ko mag-asawa o magkasintahan po kayo. Tanong pa nito. Yeah, she's my wife. Si Kevin na ang sumagot, habang si Lemon naman ay napapasulyap lang sa kanya. Ngunit hindi naman ito nagsalita. Sige, kuhanan mo nga kami. Sagot ni Kevin, bago hinapit ang baywang ni Lemon palapit sa kanya. Napahawak siya sa baywang niya. Just go with the flow. Bulong niya. Ngumiti ito sa kamera habang si Kevin naman ay nakatingin kay Lemon. Ngayon lang kasi niya nakita ang ngiti nito. Ngiti na hindi fake. Ibinigay ng lalaki sa kanila ang litrato. Dahil high-tech na ay maaaring makuha agad mismo ang resulta ng litrato. Bakit sa akin ka nakatingin? Tignan mo tong isang kuha natin, hindi ka nakatingin sa kamera. Natawa si Kevin. May dumi kasi sa mukha mo. Palusot pa niya. Napairap na lamang si Lemon sa kanya. Bumalik na sila sa hotel. Gabi na kasi at oras na ng dinner. Kaya naman, nagbihis na lang sila bago bumaba na upang mag-dinner sa buffet. Hindi nakakain ng marami si Lemon dahil iniisip niya ang unang gabi nila ni Kevin. Kinakabahan talaga siya ngunit kailangan niyang tataga ng kanyang loob. Walang atrasa ng desisyon niya. Nasa room na sila. Pinapatuyo na lang ni Lemon ang buhok niya nang pumasok na si Kevin. Napasulyap siya dito at hindi inaalis ang kanyang tingin. Tila ba napako na ito kay Kevin? Paano ba naman kasi ay naka-boxer lang ito at ang junjun nito ay nakabukol? Namula tuloy siya sa hiya at pinilit niyang alisin ang tingin niya. Tumabi sa kanya si Kevin. Malakas ang kabog ng puso ni Lemon dahil sa kaba. Ngunit hindi niya ito pinapahalata. Ngayong gabi na ba talaga niya isusuko ang kanyang sarili? Ito ang paulit-ulit na tanong ni Lemon sa kanyang isipan. Pwede na ba? Bulong ni Kevin nang maibabawan siya nito. Napatitig siya sa mata ni Kevin bago marahang tumango. Sana maging marahan ka lang, Kevin, kasi ito ang unang karanasan ko. Pakiusap niya. Ikaw ang una ko. Tumango ito bago sinimulang gumapang ang kamay sa parte niya. Kasabay naman ito ay ang masuyong paghalik ni Kevin sa kanya. Sa una ay hindi niya ito sinasabayan. Para siyang estatwa na nakahiga lang, habang si Kevin lang ang kumikilos. Ngunit ilang minuto lang ay kusa na siyang sumasabay kay Kevin hanggang sa lumalim na. Maagang nagising si Kevin. Inagahan niya talaga dahil alam niya na masakit ang katawan ni Lemon. Pati na rin ang maselang parte nito. Oras na magising ito. Napatitig siya sa maamong mukha ni Lemon dahil tulog na tulog pa rin ito. Marahil ay dahil sa puyat. Aminado kasi si Kevin na anong oras na niyang natigilan si Lemon. Nakakaadik kasi ito at tila ba hirap na hirap siyang tigilan. Napabuntong hininga siya bago umalis sa kama. Kinumutan niya si Lemon bago lumabas
upang magdala ng breakfast nila. Sir, this is your breakfast. Ani ng babaeng may dala sa breakfast nila. Napatitig ito sa kanya saglit bago gumiti. Sir, sana mag-enjoy ka sa vacation mo dito. Umiba ang tono nito, kaya alam na agad ni Kevin na kinukuha nito ang atensyon niya. I'm with my wife. Mabilis niyang sagot bago tinignan ang dalang pagkain. Tumango na lang ito bago lumabas na. Tila ba malaki ang pangihinayang nang sabihin niyang may asawa siyang kasama. Kahit naman sa papel lang sila mag-asawa ni Lemon, ay ginagalang pa rin niya ito. Natigilan si Kevin sa pagmumuni-muni nang magring ang kanyang cellphone. Agad niya itong sinagot dahil ang ina lang naman niya ang tumatawag. At alam naman niya na balak lang nitong kamustahin sila. What is it, Mom? Kamusta ba? Gusto ko lang makichika. If nakascore ka na, son, we're so proud of you. Sana naman, anak, mabigyan niyo agad kami ng apo. Mom, sa ganito kaaga talaga? Napailing si Kevin. I'll update you na lang kapag natupad na ang gusto ninyo ni Dad. Upang mag-end na ang tawag, ay sinasakyan na lamang niya ang sinasabi ng kanyang ina. Mas maganda na sakyan na lang niya kaysa kontrahin dahil makamatagalan pa ang pag-stay ng mga ito at ang pagbigay nito sa mana niya. Basta, bago kami mamahinga, bigyan ninyo kami ng maraming apo. Kahit hindi sabihin ni Lemon, alam niyang grabe ang pagrereklamo nito sa isipan kapag naririnig niya ang sinasabi ng mom niya na maraming apo. Natawa si Kevin bago pinatay ang tawag. Nagmulat si Lemon. Ramdam niya ang masakit niyang katawan at ang hirot ng kanyang pagkababae. Ngunit kaya naman niya itong tiisin dahil hindi naman sobrang masakit. Tipong hindi ka na makakalakad. Papunta pa lang siya doon kung hindi tumigil si Kevin. Napabuntong hininga siya bago dumiretso sa banyo upang maghilamos. Napadaing siya ng hugasan niya ang kanyang petchay. Mahapdi pala talaga. Lumabas siya sa room na parang wala lang. Hindi niya pinapakita kay Kevin na iniinda niya ang petchay niya. Kain na. Pinadeliver ko na lang dito ang food imbes na pumunta tayo sa buffet. Tumango siya bago na upo. Masakit pa ba? Nasamid si Lemon. Pilit na nga niyang kinakalimutan, pinaalala pa nito sa kanya. Hindi naman na awkward na pag-usapan, right? Kasi nakita na natin lahat-lahat. Tinitigan niya si Kevin. Pinagmamalaki mo ba ang malahigante mong Junjun? Naiinis kasi si Lemon, kaya nakakapagtaray siya. Well, yeah. Bakit ko ikakahiya? Natawa pa ito. Pwede bang huwag mong bagitin ang pribadong bagay na yun? Please lang, mas maganda kung private lang yun. Sure, gusto ko lang naman malaman kung... Oo, masakit pa rin nga. Napakalinyan kung pagising ko, ayos lang ako. Para akong pinasukan ng troso, Kevin. Napakunot ang noo ni Lemon dahil nakangiti si Kevin. I'll take that as a compliment. Mayabang na sabi nito. Pangalawang araw pa lang nila ngunit nababagot na talaga si Lemon. Iniisip nga niya ano bang pwedeng magawa dito upang hindi naman siya mabagot. Para kasing si Kevin lang ang nag-e-enjoy. Lalabas ako, baka gusto mong... Hindi na niya pinatapos si Kevin. Yeah, lalabas din ako pero hindi na lang ako sasama sa'yo para makapag-focus ka sa gusto mo. Pasyal na lang ako, hindi naman ako lalayo, don't worry. I'm not worried. Inirapan siya ni Kevin. Iniisip ko lang kung kaya mo na ba kasi baka masakit pa rin. Sinabi ko lang na troso pero hindi naman ako okay pag nag-inarte. Napapalatak si Lemon. Sige na, mauna ka nang lumabas, mamaya na ako. Sure ka. If may problema, you can call me anytime. Hindi rin naman ako magtatagal sa labas. Wika pa nito bago lumabas na. Ilang minuto lang ay lumabas na rin si Lemon. Inilibot niya ang kanyang sarili. Talaga palang malaki ang resort na napuntahan nila. Ngayon lang siya nakapunta sa ganito kamahal. Afford naman niya kung wala lang siyang bills na kailangan gastusan. Ngunit si Lemon kasi ang tipo ng babae na praktikal at hindi bumibili ng isang bagay na hindi niya naman madalas magagamit. Hindi siya materialistic at never din gumastos ng mahal para lang magpa-impress. Hindi pinupulot lang ang pera. That's her motto in life. Kanina pa kita dyan napapansin na nakatingin lang dyan.
May lumapit sa kanyang lalaki. Mag-isa ka lang din ba? Tanong pa nito. Ah, hindi, may kasama ako. Agad niyang sagot. Ngumiti ito. Oh, so ako lang pala ang wala. Napakamot pa ito sa batok. Kadarating ko lang kanina at tulad mo, nakakamangha lang din talaga ang laki nitong lugar at nakakalula ang presyo. Natuwa si Lemon dahil totoo naman ang sinasabi nito. Bakit mag-isa ka lang? Pahinga lang sa trabaho. Ikaw, taga saan ka pala? Quezon. Sagot niya. Mayante ako sa Quezon. Muli itong ngumiti. By the way, my name is Kiel. Inilahad nito ang kamay na agad naman niyang inabot. Lemon, maasim ang name ko pero hindi ako maasim. Biro pa niya. Gusto lang din talaga niya na may ibang makausap. Hindi naman kasi niya makausap si Kevin patungkol sa kung ano-ano. Dasa hindi naman sila ganun ka-close at may pagkaseryoso ang tao na yun. Since wala ka pa namang kasama, gusto mo bang mamasyal muna? Actually, nakakaboring din pala mag-isa. Sabi pa nito, pwede naman, basta wag lang tayong lumayo kasi kailangan bumalik din agad ako eh. Baka mag-alala ang kasama ko. Tumangoy naman si Kevin. Maayos naman dito ang kausap at nagdo-joke din. Kahit paano'y nawala ang boredom niya. Kiel, mauna na ako. Salamat sa araw na to. Baka naman ayos lang sa kasama mo na magstay ka pa kahit ilang minutes. May gusto pa sana akong ipakita eh. Pwede naman. Saglit lang naman siguro, diba? Yeah, saglit lang. Remembrance para maalala mo pa rin ako pag uwi mo. Pakiramdam ko kasi masaya kang maging kaibigan. Ngumiti ito sa kanya at ganoon din naman si Lemon. Napakunot ang noo ni Kevin nang mahagip niya si Lemon na may kasamang lalaki. Sino naman ang ugok na yun? Balak sana niyang mamasyal pero hindi na niya nagawa kaya naman binantayan na lang niya si Lemon. Sa lugar na ito ay mahirap magtiwala tsaka hindi rin siya tiwala sa lalaking kausap nito. Tumayo si Kevin nang tumayo na ang dalawa. Rinig niyang nagpapaalam na si Lemon pero may nais pang ipakita ang kausap nito. Kaya naman inaya ulit nito si Lemon. Napahilot si Kevin sa sentido niya dahil sa pagiging mapagtiwala ni Lemon. Sermon talaga ang abot nito sa kanya mamaya. Hindi niya pinapahalata na nakasunod siya. Napansin niyang walang CCTV sa area na pinagdalhan ng lalaki kay Lemon. May balak ba itong masama? Kiel, bakit dito? Napangisi ang tinawag nitong Kiel bago hinawakan ng kamay ni Lemon. Agad na uminit ang dugo ni Kevin dahil iba ang aura ng lalaki. Habang tila ba, minamanyak si Lemon sa tingin. Napakadali mong mautuso. Paano ka na ngayon? Nakangisi ito. Kiel? Tingin mo ba may makakakita sa'yo kapag ginawa ko ang gusto mo? Palagi na lang tangang na may biktim ako. Haha. Natawa pa ito. Nasaan na ang kasama mo? Hindi ka naman niya natulungan. Lumakad na si Kevin palapit sa dalawa. Nandito ako. Walang emosyong sabi niya bago ito malakas na binigwasan. Gulat na gulat ito habang si Lemon ay lumuluha na sa takot. Sino ka? Ang kapal na mukha mong makialam. Asawa niya ako, gago ka. Sa lahat talaga ng pagsasamantalahan mo, asawa ko pa? Gusto mo na ba talagang mabura sa mundo? Mabilis itong kumaripas ng takbo. Habang si Lemon ay nakahinga ng maluwag. Muntik na ako. Pasensya na. Akala ko kasi. Sa susunod, huwag kang basta sumasama. Hinawakan na niya ito sa kamay at hinila pabalik na. Paano na lang kung wala ako? Pasalamat ka. Mabilis ang mata ko at ang pakiramdam ko. Oo na. Kasalanan ko na. Sorry na nga, diba? Hindi ko sinasabing mag-sorry ka. Ang sinasabi ko, iwasan mong masyadong mapagtiwala. Kasi pwede mo yung ikapahamak. Naiinis na sabi niya bago napairap. Mariing napapikit si Lemon. Kanina pa siya hindi kinikibo ni Kevin. Kahit sa pagkain ay wala itong imik. Alam naman niyang kasalanan niya. At oo, aminado siya. Pero, nagsorry na naman na siya. Bukas uuwi na tayo. Magaya ka na. Walang emosyong sabi nito. Nasira ko ang bakasyon mo. Pasensya na. Kung napahama ka, ako ang malalagot maging sa kapatid mo.
hindi dahil sa kailangan kita para sa mana. Hindi yun ang unang pumasok sa isipan ko, kaya ako nagalit, Lemon. Naalala nga pala niya na nakapagsalita siya kay Kevin dahil akala niya, kaya ito galit ay dahil baka may mangyaring masama sa kanya at masira na rin ang plano nito. Insensitive siya sa part na nasabi niya yon, pero ano bang iisipin niya? Kaya siguro hanggang ngayon ay galit pa rin ito. Pasensya ka na sa nasabi ko. Hindi na mauulit, Kevin. Sorry talaga. Nilapitan niya ito at sinundot ang tagiliran. Sorry na, sayang ang pagiging pogi mo kapag nakasimangot ka. Panguuto pa niya, kaya naman bigla itong napangiti. Kailangan lang pala niya itong suyuin. Nakauwi na sila sa bahay na tutuluyan na nila ni Kevin. Gayong ganap na silang mag-asawa. Sinalubong sila ng ina nitong tuwang-tuwa. Pagbaba pa lang nila ng sasakyan. Iha, how's your honeymoon? Ngumiti na lang siya bago sumagot. Maayos po, Mommy. Masaya din po ang bakasyon namin kahit sandali lang. Inakbayan naman siya ni Kevin. Ganap na ganap din talaga ito. Yeah, sobrang saya. Hindi nga kami na-board eh. Pero kailangan na kasing umuwi because of work. Sus, hindi daw na-board? Eh halos lipa rin na nga ni Lemon. Makauwi lang sila kaagad. Nako, dito kasama na ako ng asawa mo. Kaya dalawa kaming bantay mo, Kevin. Hindi ka pwedeng maging busy sa work. Asawa mo muna bago ang trabaho. Naiintindihan mo ba? Ayaw kong hindi ka uuwi dahil talagang magagalit ako. Kailangan palaging may quality time para mas tumibay ang pag-uumpisa ninyong pagbuo ng pamilya. Ito ang paliwanag ng ina ni Kevin. And please lang, Kevin, don't hurt your wife's feeling, okay? Simpleng pagtatalo. Huwag sanang aabot pa sa sigawan o sumbatan. Lawakan ng pangunawa sa mga bagay-bagay, especially sa isa't isa. Pareha silang nagkatinginan ni Kevin. Ngunit tumango na lamang sila at sinakyan ang sinasabi ng ina nito. I need to go. Hinagkan niya sa noo si Lemon. Dito sa bahay nila kasama ang ina niya, ay kailangan nilang umakto na sweet at talagang nagmamahalan. Dinner mamaya, sana maaga ka. Nakangiting wika naman ni Lemon. Pipilitin kong maging maaga. Kailangan ko kasi paayos sa mga schedule. Since ayaw na kitang pagtrabahuin, but don't worry, dito ako magdi-dinner, okay? Napakasweet naman talaga ninyong dalawa. Kitang-kita ko ang pagiging in love ninyo. Nagpaalam din si Kevin sa kanyang ina, bago tuluyang lumabas na. Kahapon lang na makauwi sila, ngayon ay balik trabaho na ulit. Isang buwan lang ang plano niya, kaya sana sa isang buwan na yun ay matupad na ang nais niya. Dahil ayaw ni Kevin na tumagal, wala siyang planong makasama ng matagal si Lemon dahil maaaring maraming magbago. Sir, ako na po ang bagong sekretary. Sinuri niya ng tingin ng babaeng nasa harapan niya. Since dumaan ka naman na sa mga taong inutusan ko, hindi na kita interviewin pa. Ayaw ko lang sa tamad at walang professionalism sa trabaho. Hindi ako nagtotolerate dito, kaya sana lang, magampanan mo ng maayos ang trabaho mo. Yes, sir. Noted po. Hindi ko po bibiguin ang chance na binigay niyo sa akin. Tumango na lamang siya bago nag-focus sa mga papers na tambak na sa table niya. Naninibago lang si Kevin na hindi na si Lemon ang sekretarya niya. Ngunit masasanay din siguro siya sa katagalan. Giselle. Tawag niya. Sir, may kailangan ka po? Yeah, pakitimpla ako ng kape. Hindi ko nga rin pala nasabi sa'yo na every morning pagkapasok ko pa lang, kailangan may kape na ako sa table ko. Opo, sir. Sagot naman ni Giselle. Siguro nagtataka ka kung bakit naninibago pa ako. Si Lemon kasi ang dati kong sekretarya, pero asawa ko na siya ngayon. Kaya nag-a-adjust pa ako. No problem, sir. Nauunawaan ko po. Napatango na lang siya bago ibinilik na ang atensyon niya sa ginagawa. Napakasayang kasama ng ina ni Kevin. Sa totoo lang ay guilty siya kapag kasama ito. Hindi niya maiwasang malungkot na baka kapag nalaman nito, labis ang maging lungkot o pagdaramdam nito sa kanya at sa anak nito si Kevin. Sana lang talaga ay hindi nito malaman na binayaran lang talaga siya ni Kevin para maging asawa nito. Walang totoo sa sweetness na pinapakita nila sa harap ng ina ni Kevin.
pawang kasinungalingan lang ang lahat. Iha, napakasaya ko na sa wakas. May nag-aalaga na at may umiintindi na sa anak ko. Sa ugali kasi niya, natakot talaga kami na baka walang gumusto sa kanya. Kahit nasabihin pang gwapo siya at may pera. Iba pa rin talaga kapag ang isang babae ang totoong mahal siya. Gaya mo. Ngumiti pa ito sa kanya. Sana, lawakan mo pang pangunawa mo kay Kevin. Hindi naman masamang tao ang anak ko. May mga desisyon lang siya sa buhay na akala niya iyon ang tama. Kaya sana, magabayan mo rin siya bilang asawa mo si Kevin. Ikaw ang may karapatan sa lahat, Lemon. Malaki ang tiwala ko sa'yo dahil nakikita kong isa kang mabuting tao. Sayang lang at hindi ko na nagawang makilala pa ang mga magulang mo. Maraming salamat po sa tiwala, Mommy. At opo, makakaasa po kayo na aalagain at uunawaan ko si Kevin palagi. Masakit man sa loob ni Lemon na sabihin ang mga kasinungalingan na ito, ay wala na siyang magagawa. Iha, bakit ang kapatid mo ayaw tumira kasama mo? Pag-iiba nito ng usapan. Mahalaga po kasi ang bahay ng magulang namin sa amin. Sabi naman po niya ay dadalaw siya palagi. Kahit man po gusto ko sana, iginagalang ko pa rin po ang desisyon niyang maging independent. Nakakatuwa ka talaga. Napakabuti mo sa kapatid mo. Masaya nilang ipinagpatuloy ang kwentuhan nilang magbiyanan hanggang sa matapos nila ang pagluluto ng dinner. Inaasahan ng ina ni Kevin na maaga ang uwi nito para makasabay sa kanila. Ngunit malalim na ang gabi ay wala pa rin si Kevin, kaya naman nakaramdam na siya ng inis. Nahihiya siya sa biyanan niya na napilitang kumain na dahil wala pa si Kevin. Sinabayanan niya ito, ngunit hindi pa siya umaakyat sa silid nila dahil nais niyang abangan si Kevin. Sabi mo, uuwi ka ng maaga. Napasunlap sa kanya si Kevin. Bakit gising ka pa? Dapat nagpapahinga ka na, Lemon. Hindi siya nito sinagot. Bagus ay nagtanong lang ito at nilayo ang usapan. Tinatanong kita, Kevin. Gusto mo ba talagang sumama ang loob ng Mommy mo? Gustong-gusto kanyang makasabay kumain kanina. Gusto lang niya na magkasabay tayo. That's it. Kevin, hindi naman lahat patungkol sa atin eh. Gusto kanyang makasabay kumain dahil ilang taon daw siyang nanatili sa ibang bansa. Pinaliwanag niya sa akin na pagkakataon na rin niya to para makabawi sa'yo. Hindi na kumibo si Kevin. Inis na iniwan na niya ito. Dumiretso na siya sa silid nila. Naramdaman niyang humiga si Kevin sa tabi niya. Sana hindi ka nalang nangako para hindi siya umasa. Sa akin ayos lang eh, pero sa Mommy mo, hindi. Nararamdaman ni Lemon ang pagyakap ni Kevin sa kanya. Walang ganang pumasok si Kevin. Nawalan siya ng gana kagabi dahil sa naging reaksyon ni Lemon at dahil sa mga sinabi nito. Hindi lang niya mapigilang mamangha dahil mas inaalala pala ni Lemon ang ina niya na talaga namang ikinatuwa ng puso ni Kevin. Iniisip kasi niya na wala itong magiging paki dahil kontrata lang naman ang meron sila. Bakit hindi ka pa bumangon? Nakapamewang si Lemon sa harapan niya. Ngunit prenteng nakahiga lang si Kevin. Kevin, nakagayak na mga kailangan mo. Ikaw na lang ang kailangan kumilos. Naiinis na ito. Tinitigan niya si Lemon bago nagsalita. Wala akong balak pumasok. Iniisip ko kung anong magandang gawin ngayong araw. Kasama kayo ni Mommy. Tingin mo, anong magandang gawin? Hinihingi niyang suggestion ito. Dahil sa mga sinabi ko kagabi kaya pinilit mong huwag nalang pumasok ngayong araw? Takang tanong ni Lemon. Hindi naman kita pinipigilan sa trabaho mo, Kevin. Alam ko na marami kang ginagawa. Pero ang sa akin lang naman, sana mabigyan mo ng time ang Mommy mo. Dahil nais lang naman niyang... Hindi na niya ito pinatapos. Bumangon siya sa higaan at ginawa rin ito ng halik upang matahimik na ito. Hindi ako napilitan. Natauhan lang ako sa mga sinabi mo kagabi. Kaya gusto kong makabawi hindi lang kay Mommy. Kumindat pa siya kay Lemon. Sa'yo rin, syempre. Napaiwas ng tingin si Lemon. Pinagsasabi mo? Ang Mommy mo ang iniisip ko. Huwag mo akong isali dahil ayos lang naman sa akin. Pero iba kasi ang galit mo kagabi. Natawa pa si Kevin. Deep inside, umasa ka rin na uuwi ako ng maaga. Aminin mo man o hindi, kita ko sa mga mata mo.
kinarga niya si Lemon. Natutuwa lang talaga si Kevin sa hindi niya malaman na dahilan. Sobrang gaan ang pakiramdam niya ngayon. Kevin! Kevin! Ibaba mo nga ako! Sinasaway siya ni Lemon ngunit hindi niya ito pinapansin. Karga lang niya si Lemon hanggang sa makababa sila. Dinatna nila ang ina niya na abala sa kusina. Natigilan pa nga ito at napangiti nang makita silang dalawa. Ibaba mo ko? Bulong ni Lemon. Binabanan niya si Lemon. Good morning, Mommy. Bati niya sa ina. Mukhang maganda ang gising mo ha. Wala kang pasok? Tanong ng kanyang ina. Hindi po ako papasok. Gusto ko kasing makabawi sa inyong dalawa. Nilapitan niya ang ina. Mom, ano ba ang magandang gawing maghapon? Dapat mag-enjoy tayo. Muli ay napangiti ang kanyang ina. Natutuwa si Lemon na makitang bumawi talaga si Kevin sa ina nito. Kahit papaano ay alam ni Kevin na makinig kapag mali talaga ito. Ito ang gusto niya sa ugali ni Kevin. Kahit pakontrata lamang ito, hindi ito red flag sa pagtrato sa kanya. Tipong minsan iniisip niya na parang totoo na nga. Tapos na ako mag-shower. Natigilan siya sa malalim na pag-iisip nang lumabas si Kevin sa shower room. Nakatapless lamang ito, ngunit sanay na si Lemon. Wala na siyang ikakahiya dahil nakita na nila ang kahit kasingit-singitan ng isa't isa. Tumabi ito sa kanya at niyakap siya. Palagay ni Lemon, gusto na naman itong umisa sa kanya. Sobrang saya ni Mommy kanina. Salamat, Lemon. Bakit ka nagpapasalamat? Kasi hindi mo pinipeke ang trato mo sa Mommy ko. And that's enough for me. Sagot nito. Napakabait ng Mommy mo, Kevin. Kumalas ito sa yakap at inibabawan siya. Kaya nga mabait din ang anak eh. Natawa na lamang siya. Nagising si Lemon na wala sa tabi niya si Kevin. Napangiti siya dahil tanda pa niya ang bawat posisyon na ginawa nila kagabi. Maingat si Kevin at hindi rin siya pinuyat. Bumangon na siya. Pinigilan niya ang sarili na isipin pa ang nangyari kagabi dahil nauuwi lang sa kilig. Hindi pwedeng kiligin si Lemon. Hindi dapat siya mahulog kay Kevin. Dahil lang sa pangangailangan nito bilang lalaki. Ito pa ang sabi ni Lemon sa kanyang sarili nang humarap siya sa salamin. Ngunit balak pa lang sana niyang lumabas sa silid nila nang mahagip niya ang notes na nasa side table. Binasa niya ang iniwang mensahe ni Kevin. Nais nito na maghatid siya ng lunch mamaya dahil luto daw niya ang nais nitong matikman. Napangiti siya ngunit nasampal ni Lemon ang sarili niya. Dinatnan niya sa sala ang kanyang biyanan. Mommy, magandang umaga po. Pasensya na po, tinanghali ako. Nahihiya siya na ito na naman ang kumilos ng lahat. No problem, Iha. Masaya akong gawin ito para sa inyo. Ang kapatid mo pala, Iha. Padalawin mo naman dito at nang makabanding din natin. Napangiti siya bago sumagot. Opo, sabihan ko po mamaya. Salamat po. Dumiretso na siya sa kusina upang ipagayak si Kevin ng lunch. Hatiran ko po muna si Kevin ng pananghalian. Request po niya ang luto ko. Paalam niya. Ingat ka. Tumango siya bago lumabas na. Hindi naman siya marunong mag-drive, kaya nag-taxi na lamang si Lemon patungo sa opisina ni Kevin. Sa entrance pa lang ay nakilala na siya ng guard, kaya agad itong bumati. Ma'am Lemon, congrats po pala. Salamat po. Nahihiya niyang sagot. Dumiretso na siya patungo sa floor kung nasaan ang office ni Kevin. Sa labas ng office nakita niya ang babaeng nakatayo doon at nagsiselfone. Ma'am, ano pong sadya? Tanong nito. Iahatid ko lang tong. Sino po muna sila, ma'am? Hindi naman ito big deal kay Lemon dahil gawain niya ito nung siya pang sekretarya ni Kevin. Nakakamiss din pala talaga ang trabaho niya. Pati ang mga katrabaho niya dito na talagang close niya. Asawa niya ako. Si Lemon pang nahihiya. Tiningnan siya nito bago sumagot. Ikaw pala ang asawa ni Sir. Tila ba nagulat pa ito? Gets naman niya, kasi nga hindi naman siya kagandahan. Pwede na ba akong pumasok? Tanong niya. Iginagalang din kasi niya ang trabaho ng bagong sekretarya. Sige po, ma'am. Ngumiti ito.
Papasok na sana siya nang makalimutan niyang itanong ang pangalan nito. Ano ang pangalan mo? Giselle po, ma'am. Sensya na po, wala pa akong name tag. Ginagawa pa po kasi yung akin eh, dahil bago pa lang po ako, ma'am. Tumango siya bago muling nagpaalam dito. Malawak naman ang ngiti ni Kevin nang masilayan siya. Natagalan ba ako? Pasensya na, Kevin. Tinanghali kasi ako ng gising. Hinagtan siya nito. No, it's okay. Alam kong darating ka kaya hinintay kita. Napangiti siya. Nahagip ng mata niya mga pagkain na nasa table nito. May food ka na naman pala eh. Takang tanong niya. Ah, mas gusto ko kasi yung sayo eh. Mas malasa. Kumindat pa ito. Acting pa rin naman to, hindi ba? Nagugulat kasi siya sa mga sinasabi ni Kevin. Nasamid ito. Agad niya itong inabutan ng tubig. Sumagot ito matapos uminom. Oo naman. Napakamot pa ito sa batok. Feeling ko talaga may tinatago ang babaeng yun eh. Hindi ko matanggap na naging asawa siya bigla ni Sir Kevin. Galit na galit si Rose. Sis, game over na. Wala na tayong magagawa. Ikinasal na siya kay Sir. Sabihin mo, naakit lang talaga niya si Sir, kaya wala na tayong magagawa pa. Sabat naman ni Mao bago napabuntong hininga. Natawa na lang si Lemon kasi siya pa rin pala ang topic ng dalawa. Napailing siya bago sumulpot upang gulatin ang mga ito. Kaya pala minsan grabe akong masamid. Baka naman minumura na rin ninyo ako. Parinig naman. Nandito ka pala. Well, wala naman na kaming itatago sa'yo. Since alam mo naman na, hate na hate ka talaga namin. Sagot ni Rose bago siya inirapan. Hindi naman kasi magbabago ang tingin namin na nasa loob talaga ang kalandian mo. Tama! Sang-ayon ng alipores nitong si Mao. Tignan mo nga ang taong galing sa putik na yumabang at nagpapakasasa na sa yaman ng boss. Mapang-insultong sabi nito. Natawa si Lemon. Laki talaga ng ingit niyo sa akin, ano? Hindi ko naman kasi kasalanan na. Ako ang pinakasalan, Mao at Rose. Good luck na lang sa inyong dalawa. Naiiling na sabi pa niya bago sana lalagpasan na ang dalawa nang magsalita pa si Rose. Palagay ko, may tinatago kang baho at kapag nalaman namin yun, magtago ka na, Lemon. Kinabahan si Lemon kahit pa alam naman niyang malabong malaman ni Rose at Mao ang kontrata nila ni Kevin. Silang dalawa lang ang nakakaalam. Kayong dalawa, ano bang ginagawa ninyo? Bigla na lamang sumulpot si Giselle. Napakawalang modo ninyo sa asawa ni Sir. Hindi na kayo nahiya kay Ma'am Lemon. Giselle, pabayaan mo na lang sila. Salamat. Nginitian niya ito bago iniwan. Napabuntong hininga si Lemon habang palabas sa building. Hanggang ngayon talaga ay humahanap pa rin ang butas ang dalawang yun dahil sa inggit sa kanya. Kailangan na ba niyang kabahan? Kailangan na ba niyang sabihin kay Kevin upang maagapan agad? Hindi naman siguro. Baka dahil lang talaga sa galit. Good job! Nakangiti si Giselle. Ma'am, bakit ba kailangan naming sabihin yun? Wala naman po kaming ideya kung may tinatago ba talaga ang babaeng yun. Naiinis lang kami kasi sa dami ng pwedeng pakasalan ni Sir eh. Si Lemon pa na sekretarya niya. Nakakaingit kasi Ma'am Giselle. Maktol ni Rose sa kanya. Natawa siya. Basta, dapat mahanapan ninyo ang butas ng babaeng yun para malaman ng pamilya ni Kevin na hindi ito karapat-dapat sa anak nila. Gets nyo? Since galit din naman kayo sa kanya, right? Pakana niya ang pangiinsulto kanina kay Lemon. Oo, galit kami ma'am kasi dapat ako talaga ang... Pinutol niya si Rose sa sinasabi nito. Gusto ko si Kevin. Sinabi ko naman to sa inyo, right? Ibinaba ko ang sarili ko para lang makalapit sa kanya. Naging sekretarya ako imbes na nag-focus ako sa pagiging modelo ko. Napakahirap kasi niyang maabot, kaya ito ang naisip ko. Don't worry, kapag nasira natin silang dalawa at may natuklasan ako sa babaeng yun, mas malaki ang matatanggap ninyo sa akin. Nakangisi niyang paliwanag sa dalawa. Dumito ka na kasi. Pakiusap ni Lemon sa kapatid. Ate, ayos lang ako dun sa bahay. Salamat pala sa support, ate. Halos hindi na ako nauubusan ng stocks. Ate naman, huwag sunod-sunod padala, no? Nakakahiya naman na imbis sa asawa mo ang focus mo,
Pati ako ay inaalala mo pa. Malamang kapatid kita eh. Baliw ka talaga. Ate, ang bait ng biyanan mo. Sana kapag nag-asawa na din ako. Sana kasing bait din ang biyanan mo. Kahit na mas nakakaangat sila. Bihira ang mayaman na hindi tumitingin sa background ng isang tao. Madalas kauri lang din nila. O kaya may maririnig ka na hindi maganda. Tama ka. Swerte nga ako sa biyanan ko. Sa totoo lang, kung mag-aasawa talaga si Lemon na mahal na talaga niya at mahal siya. Gusto niya ay kasing bait ng ina ni Kevin. Sige ate, una na ako. Salamat sa mga padala mo. Sa susunod na linggo po dalaw ulit ako. Sa ngayon kasi ate, busy pa ako sa school eh. Ayaw kong biguin ka kaya todo pag-aaral ako. Huwi ka pa nito bago kumaway sa kanya. Inihatid naman niya ito ng tingin. Bago binalikan ang biyanan niyang nasa sala, prenteng nagkakape. Umalis na agad ang kapatid mo. Napakasaya pa naman din niyang kabonding. Nakakatuwa lang talaga kayong magkapatid. Naupo siya sa tabi nito. Sobrang saya ko nga po na napalaki ko siya ng maayos kahit na wala po ng maagang mga magulang namin. Nakaka-proud lang po na sa wakas gagraduate na siya. Isa sa mga nagustuhan ko ay nang ikwento ni Kevin na breadwinner ka. Alam mo kasi noon, breadwinner din ako sa amin. Sinikap kong mapagtapos sa mga kapatid ko bago ako naman ang tinulungan nila. Tapos nakapagtapos ako at nagtayo ng sarili kong negosyo. Kaya hindi ako lumaking may gintong kutsara sa bibig iha. That's why I understand you. Sinasabi ko nga sa anak kong si Kevin na kailangan paghirapan niya ang bagay na nais niyang makuha. Hindi palaging isusubo sa kanya lahat. Nakikinig lang si Lemon. Kinagabihan ninaunang kumain ang ina ni Kevin dahil nais daw nitong magpahinga ng maaga. Bukas kasi ay nagsabi ito na aalis muna dahil makikipagkita sa mga amiga. Habang siya naman ay nagdesisyong hintayin na lang si Kevin dahil wala itong kasabay mag-dinner kapag nauna na rin siyang kumain. Ngunit hating gabi na, wala pa rin si Kevin. Sinubukan niya itong i-text upang itanong kung overtime ba ito. Naramdaman ni Lemon na may naglapag sa kanya sa kama, kaya napamulat siya. Nasa sofa lang siya kanina at nakatulog na siya roon. Kevin? Kinusot niya ang kanyang mata. Bakit sa sofa ka natulog? Tanong nito. Kasi inihintay kita para sana sa dinner. Pero hating gabi ka na pala uuwi. Hinintay na naman ba ako ni Mommy? Napaiwas siya ng tingin. Hindi, ako lang naman, don't worry. Akala ko kasi uuwi ka ng maaga. Nakakahiya itong ginawa niya. Sobrang nahihiya siya. Ano ba kasing pumasok sa isip niya at hinintay niya ito? Anong ginagawa niya? Kumain na ako sa labas. Sorry, hindi ko nasabi na late na ako makakauwi. Ayos lang naman, basta kumain ka na. Ngumiti siya. Oo, si Giselle kasi tsaka ibang katrabaho na gayong kumain sa labas. Birthday kasi ni Giselle. Si Giselle na ang sekretarya nito. Pinilit niya ngumiti. No problem. Sagot na lamang niya. Naiinis si Lemon sa totoo lang sa hindi niya malaman na dahilan. Bakit naman siya maiinis kung ang kasama ni Kevin na mag-dinner ay si Giselle? Hindi siya nagsiselos. Hindi dapat magselos dahil walang sila. At isa pa ay nakasama na rin naman niya noon si Kevin sa dinner. Nung sekretarya pa siya nito. Morning. Bati ni Kevin. Bahagya lang siyang ngumiti. Hindi niya ito kinibo. Para kasing kapag nagsalita siya, ay baka madulas ang bibig niya. Hey, what's wrong? Miyakap siya nito mula sa likod. Wala naman, nag-enjoy ka ba? Kamuntik masampal ni Lemon ang bibig niya. Sabi na nga ba't madudulas lang ang bibig niya kapag nagsalita pa siya. Ha? What do you mean na nag-enjoy ba ako? Nakakunot ang noon nito. Wala naman. Napakamot pa siya sa batok. Wala ang ina ni Kevin. Nakipagkita ito sa mga amigas nito. Si Kevin naman ay maya-maya lang ay papasok na. Kaya naman siya na lang may iwan mag-isa dito sa mansyon. Kagabi mo pa ako iniiwasang kausapin. Hindi ako sanay na ganyan ka, Lemon. Masaya ako kapag nakikita kang masaya. Tell me, may problema ba? Masuyong tanong pa ni Kevin. Napabuntong hininga siya bago ito hinarap.
oras na ba para sabihin ang problema niya kay Kevin? Dapat nga yata ay linawin niya. Tinitigan niya ito sa mata. Kevin, bakit mo ba ako tinatrato ng ganito? Sana linawin mo naman kasi naguguluhan talaga ako. Naguguluhan saan? Sa pinapakita mo, parang totoo na kasi. Sana totoo na lang kasi totoong masaya ako sa nararamdaman ko. Natatakot lang ako kapag naiisip kong matatapos nga pala to. Hindi pala dapat maging totoo. Napaiwas siya ng tingin. Lemon. Oo, nakakahiya ako pero pasensya na Kevin. Pasensya na, nahulog na kasi ako sa mga pinapakita mo. Sino bang hindi mahuhulog kapag tama ang trato sa'yo, hindi ba? Pasensya na, nasabi ko to, nakakahiya. Natawa pa si Lemon. Gusto niyang magpakain sa lupa sa mga oras na ito. Nakatitig lang si Kevin sa kanya, habang siya ay hindi magawang makipagtitigan dito. Igagaya ko lang ang baon mo. Paalam niya bago lalagpasan na sana si Kevin, nang hawakan nito ang kamay niya upang pigilan siya. Bakit? Takang tanong niya. Bakit kaya hindi na lang natin totohanin? Masaya naman tayong dalawa. Bakit hindi natin ituloy na lang itong nasimula natin, Lemon? Gulat na gulat si Lemon dahil hindi naman niya inaasahan na ito ang sasabihin ni Kevin. Hindi niya inaasahan na maaaring ganito ang kalabasan. Sigurado ka ba? Ayaw kong napipilitan ka lang dahil sa awa mo sa akin. Masaya akong kasama ka. Palaging magaan ang gising ko dahil may tao nakaalalay sa akin pag gising ko pa lang sa umaga. Hindi na ako sanay na wala ka. Please stay. Kalimutan na natin ang kontrata. Kalimutan na natin ang mana. I don't care about that. Ikaw na ang priority ko. To make you stay. Niyakap ni Lemon si Kevin dahil sa sobrang saya ng kanyang puso. Nagsiselos ka ba kay Giselle? Don't worry. She's just my secretary. Ikaw, asawa kita. At walang makakapalit sa'yo. Mas lalo tuloy kinilig si Lemon sa sinabi ni Kevin. Sa paglipas ng araw, masaya naman sila ni Kevin. Pareha silang nagdesisyon na totohanin na ang pagiging mag-asawa nila at mas maging masaya sila. Pareha silang walang pangamba sa ngayon. Ibabaon na nila sa limot ang kontrata na nagpasimula sa pagsasama nila. Walang sino man ang makakaalam nito. Hindi na rin siya nagigilty kapag kaharap ang ina ni Kevin. Pansin kong mas naging sweet kayo ni Kevin. Nakakatuwa naman kasi, mabibiyayaan na ako ng apo. Masayang sinagot ito ni Lemon. Mommy, kahit ilang apo pa po. Natatawa siya. Isang dosena sana kung maaari. Napangiwi siya dahil naaawa siya sa kanyang kifay. Pero sige lang, keri ni Lemon. Sir, busy ka? Napasunyap si Kevin kay Giselle. Why? Ayaan sana kitang mag-lunch, sir. May alam akong restaurant na masarap. Nakangiting sagot nito. May baon ako, Giselle. Mas masarap ito sa kahit na anong luto. Nakangiti niyang sagot. Luto ng asawa ko. Proud na sabi pa niya. Sir! Hindi natinag si Giselle. Sinarado nito ang pinto na nakapagpataas sa kanyang kilay. Ang init, sir, kahit naka-aircon na po. Isa-isang inaalis ni Giselle ang saplot nito. Walang emosyong nakatingin si Kevin sa babae. Nahihibang na ba ito? Sir, sa totoo lang, napaka-hot mo talaga sa paningin ko. I'm married. Stop being stupid. Natawa ito. We both know na gusto mo rin to. Don't worry, hindi naman malalaman ni Lemon dahil magaling ako sa tagu-taguan. Tumayo si Kevin bago binito ang jacket niya kay Giselle. Fix yourself and leave, 'cause you're fired, Giselle. Napaawang ang labi nito. Sinunggaban pa rin niya ito ng halik. Ngunit itinulak ito ni Kevin. Sa ngayon, hindi talaga siya nahuhumaling sa iba. Kay Lemon lang. Si Lemon lang ang babaeng gusto niya. Paniguradong may tinatagong baho ang asawa mo. Kaya ngayon pa lang, Kevin, matauhan ka na. Sinamaan niya ito ng tingin. Umalis ka na, bago pa kita masaktan, Giselle. Umalis ka na, alis! Sigaw nito ni Kevin. Napailing siya bago lumabas ng office. Iniwan niya si Giselle dahilan para mapahiya ito sa mga katangahan nito. Napangisi si Giselle. So, totoo bang loyal ito kay Lemon?
gayong kontrata lang naman ang dahilan ng dalawa para magpanggap. Alam na ni Giselle ang sekreto ng dalawa. Hindi naman siya tanga para sumugod ng walang bala. Isang pagkakamali ang ginawa ni Kevin na sabihan sa kaibigan nito ang mga plano nito simula pa lang. Ito ang nakalimutan ni Kevin dahil nag-iimbestiga si Giselle. Sa lahat ng taong malapit kay Kevin ay sinubukan niyang kuhanan ng ideya tungkol kay Lemon at Kevin. Hanggang sa nalaman niya sa isang kaibigan nito na nauto niya na hindi naman pala talaga mahal ni Kevin si Lemon, na binayaran lamang ito ni Kevin. Sabi na nga ba at may bahong tinatago? Ano na lang kaya ang iisipin ng ina ni Kevin kapag nalaman nito na ang babaeng gustong-gusto nito ay binayaran lamang ng anak niya upang magpanggap para sa mana? Hindi rito nagtatapos ang lahat. Malayo nang narating ko para sa lecheng pagmamahal ko sa iyo, Kevin. Hindi pwedeng mapahiya ako. Dapat pati si Lemon mapahiya at malaman ang pagiging mukhang pera nito. Nakangising sambit niya habang inaayos ang kanyang sarili. Bakit naman napauwi ka? Takang tanong ni Lemon nang makita si Kevin na kadarating lang. Namiss kasi kita eh. Niyakap siya nito. Uwe, ikaw, mahilig ka talagang mambola? Kinurot niya ito ng mahina sa tagiliran. Date tayo? Aya pa ni Kevin sa kanya. Bakit naman inaya ka agad siya nito bigla? Umalis ka sa trabaho para lang i-date ako? Hindi mo naman kailangan gawin yun, Kevin. Ayos lang naman ako dito kahit mag-isa lang ako. Paniguradong mamaya lang uuwi na si Mommy. Don't worry, wala naman akong ginagawa sa office. At isa pa, ikaw nga ang priority ko, diba? Namiss kita. Hinaggan siya nito sa labi. Sige na nga, sandali, bihis lang ako. Paalam niya bago umakyat na patungo sa silid nila. Nag-road trip silang mag-asawa hanggang sa mag-stop sila sa isang magarang restaurant. Inaya siya ni Kevin kumain muna dahil kanina pa sila nagro-road trip. Nagdadalawang isip si Kevin kung sasabihin ba niya kay Lemon ang nangyari sa office kanina. Tahimik mo yata. Kanina ko pa talaga napapansin na parang may malalim kang iniisip. Nag-aalala ang tanong nito. May gusto sana akong sabihin sa'yo kanina pa, pero nagdadalawang isip ako. Napabuntong hininga si Kevin. Ayaw niyang masaktan si Lemon. Hey, pwede mong sabihin sa akin kahit ano pa. Ayokong may nililihim tayong dalawa sa isa't isa. Siguro mas maganda kung magiging tapat tayo. May iwasan natin mag-away ng matindi at maaayos agad natin. Tama si Lemon. Hinawakan niya ang kamay nito. Si Giselle, inalis ko na siya sa kumpanya kanina. Iyon ang dahilan kung bakit maaga akong umuwi. Napakunot ang noo ni Lemon. Bakit mo inalis si Giselle at anong kinalaman niya sa pag-uwi mo? Naguguluhan ito. Inakit niya ako. Gusto niyang may mangyari sa amin kanina kahit alam na niyang may asawa na ako. Umiba ang reaksyon ni Lemon. Kaya nga ayaw kong sabihin kasi alam kong mag-iisip ka lang eh. Don't worry, fired na si Giselle. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang. Wala ba tayong dapat ipag-alala? Hindi ba niya malalaman ang sekreto nating dalawa, Kevin? Natatakot ako na masira lahat dahil lang sa babaeng yun. Napabuntong hininga si Kevin dahil naalala niya na alam ng kaibigan niya ang kontrata nila. Ngunit hindi naman siguro ito malalaman ni Giselle. Never itong darating sa punto na gagawa ng kahibangan dahil lang sa hindi natupad ang gusto nito. Alam ng kaibigan ko pero sigurado naman na hindi na malalaman pa ni Giselle yun. Hindi naman siguro ito magiging investigadora dahil lang sa nareject ko ito. Kampante si Kevin. Nakampante na rin si Lemon. Ipinagpatuloy nila ang pagkain nila. Isang oras lang silang nasa restaurant ay nag-decide na silang umuwi dahil baka nakauwi na ang ina niya. Lingid sa kaalaman ng dalawa na alam na pala ng ina ni Kevin ang totoong dahilan bakit sila naging mag-asawa. Hawak kamay pa silang pumasok sa mansyon. Natanaw na nila ang ina ni Kevin na malalim ang iniisip habang sumisimsim ng alak sa wine glass nito. Sa reaksyon ng ina ni Kevin, alam na agad ni Lemon na may mali. Bigla din kasing bumigat ang pakiramdam niya. Kaya naman, siya na ang kumawala sa hawak ni Kevin sa kamay niya. Kanina ka pa nandito, Mom? Inaya ko kasi si Lemon na mag-date. Si Kevin ang nagsalita.
Silyapan muna siya ng ina nito bago sumagot. Kadarating ko lang. Ngumiti ito. Paniguradong pagod kayong dalawa. Kakaiba talaga ang ngiti ng ina ni Kevin. Ngunit hindi naman ito nagpapakita ng masama sa kanya. Sadyang parang may iba lang. Parang bumigat. Hindi naman kami masyadong pagod. Si Kevin pa rin ang sumasagot. Mom, pinag-take out ka namin dahil masarap talaga ang food sa restaurant na nakain namin. Pero wala pa rin tatalo sa luto ng asawa ko. Hindi kumibo ang ina ni Kevin. May nakalimutan si Kevin sa kotse. Kaya nagpaalam muna ito saglit. Ngayong silang dalawa na lang ang naiwan, ay tila mas kinabahan si Lemon. Can we talk, Iha? Maayos naman itong magsalita. Ngunit iba ang ngiti nito. Matamlay at nakakapanibago. Sure po, may problema po ba? Nagaan na lang tanong ni Lemon. Ayaw kong itanong sa harap ng anak ko dahil ayaw ko naman na mapahiya siya. Kaya minabuti kong ikaw na lang muna ang kausapin ko patungkol sa nalaman ko. Napaawang ang labi ni Lemon. Siguro naman kilala mo si Giselle. She's the secretary of Kevin pero fired na siya ngayon. Nakausap po ninyo si Giselle? Tumango ito bago muling nagsalita. Yeah, nilapitan niya ako para ipaalam sa akin ang kontrata ninyo ng anak ko. Hindi lang talaga ako makapaniwala na para lang sa mana nagawa akong linlangin ng anak ko. Napailing ito. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon mo. You need money para sa kapatid mo, right? Still, I understand kung bakit mas pinili mong pumayag sa alok ng anak ko. Hindi alam ni Lemon ang sasabihin niya. Ngayong alam na nito ang sekreto nila ni Kevin. Ito na nga ang kinatatakutan niya na mangyari. Ginawa ba talaga ito ni Giselle? Ginawa nito ang lahat para lang mahanapan siya ng butas? Hindi siya makapaniwalang dumating si Giselle sa puntong pati personal na bagay ay pinanghimasukan na nito. Naiintindihan ko po kung magagalit ka sa akin. Pasensya na po sa nagawa kong paggapit sa patalim. Wala po akong karapatan na ipagtanggol ang aking sarili dahil totoong mukha po akong pera. Pero ang pera pong pinabayad ni Kevin sa akin ay para sa kapatid ko. Hindi po yun para sa akin. Hindi makatingin si Lemon ng diretso sa ina ni Kevin. Guilty po ako na humaharap sa inyo araw-araw simula nang maikasal na kami ni Kevin at makasama na po kita dito sa iisang bubong. Pero hindi ko na po pinagsisihan ang desisyon ko kung ngayon ako tatanungin. Hindi na po ako nagigilting humarap sa inyo. Dahil sa puso ko, alam kong totoo na po ang nararamdaman namin ni Kevin para sa isa't isa. Itutuloy na po namin ang aming nasimulan. Igagalang ko po ang desisyon niyo, ma'am, at naiintindihan ko po. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung maniniwala ako, Iha. Malungkot itong ngumiti bago siya nilagpasan. Tahimik lang si Lemon habang lumuluha. Hindi pa alam ni Kevin ang nalalaman ng ina nito. Kaya naman pagpasok nito sa silid, ay agad niya itong hinarap upang makausap. Nagulat ito nang makita siyang lumuluha. Hey, what's wrong? Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Kevin, alam na niya. Natutop ni Lemon ang kanyang bibig. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Giselle ang tungkol sa kontrata natin. Si Giselle mismo ang nagsiwalat sa mommy mo. Umaagos ang luha ni Lemon. What? Si Giselle? Paanong? Mariin itong napapikit. Ang babaeng yun, napaka-immature niya para gawin sa atin to. Paniguradong nauto niya ang babaero kong kaibigan, kaya niya nalaman. Hindi ko alam maisip kung paano humantong sa ganito. I mean, paano magagawa yun ng isang sekretarya lang? I don't know, baka dahil sa obsess niya sa'yo. Kaya ginawa niya lahat, masira lang ako sa mommy mo. Tinuyo ni Kevin ang kanyang luha. Tahan na, don't worry about mom. Ako ang kakausap sa kanya at magpapaliwanag. Kevin, galit ang momo sa atin. Pero pinipilit pa rin niyang unawain ang sitwasyon ko. Nahihiya ako sa mommy mo, Kevin. Kaya uuwi na lang muna ako sa amin. Hindi ko kayang humarap sa kanya. Eh di sasabihin nating totoong nagmamahalan na tayo. Kung iniisip niyang ginagawa ko pa rin to dahil sa mana, ipapaliwanag ko sa kanya na hindi na yun ang intensyon ko. Forget about the contract. Walang kontrata sa pagmamahala nating to. Puso na natin ang nagpasya
at patutunayan natin yun kay Mommy. Niyakap siya ni Kevin. Tahan na, pahinga ka na muna. Tumango na lamang siya bago nahiga na. Samantalang si Kevin naman ay lumabas upang subukang kausapin ang ina nito. Inabutan ni Kevin na nag-aayos ng damit ang ina niya. Napabuntong hininga siya bago ito nalapitan upang pigilan. Mom, can we talk first? Don't live like this. Pakiusap niya. May pag-uusapan pa ba tayo, Kevin? Malino na sa akin na ginamit mo si Lemon para sa pansarili mong kapakanan. Wala kang pinalampas, Kevin. Tingin mo, biro lang sa'yo ang kasal. Hindi biro ang pag-aasawa at pagpapakasal. I'm so disappointed, Kevin. But don't worry, hindi ito malalaman ng mga kapatid mo, lalo na ang ama mo, dahil baka ano pa ang gawin nila sa'yo. Lumuluha ang kanyang ina. Nasasaktan ako dahil pinaniwalaan ko ang mga nakita ko. Hindi peke ang pagtanggap ko kay Lemon. Gustong gusto ko siya para sa'yo. At kahit pamali na patulan niya ang offer mo, ay hindi ko pa rin magawang magalit sa kanya. Mom, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Muling pakiusap ni Kevin. Kung pakikinggan mo muna ako, hahayaan na kitang magdesisyon kung gusto mong umalis. Hinarap siya nito. Sige, sa huling pagkakataon, anak. Mom, aminado naman akong mali ako dahil pansariling kapakanan ang iniisip ko. Si Lemon ang nag-offer sa sarili niya because of money, not for herself. Pero para sa kapatid niyang graduating na, selfless ang taong yun. At nakikita ko lahat yun, pati kabutihan ng puso niya, simula nang tumira kami sa iisang bubong. Sino ba namang hindi mahuhulog kung araw-araw kang gigising na may katabi ka at may nag-aalaga sa'yo? Hindi ko naramdaman na pineke niya lang ang lahat. Pati nga pag-aalala niya sa'yo, totoo lahat yun, Mom. Napagtanto ko na lang isang araw na masaya pala talaga ako kapag kasama siya. So I decided, actually, we decided na ituloy na lang lahat ng naumpisahan namin. Totohanin na namin at maging masaya. Ngumiti siya sa kanyang ina. Hindi ko kailangan ng mana, Mommy. Si Lemon ang mahalaga sa akin. Sa wakas ay nasabi rin ni Kevin. Hindi pa sinasabi ni Kevin na nakausap na niya ang kanyang ina. Tulog pa si Lemon. Kanina pa nga niya ito inaabangan. Dahil nais niyang ibalita rito na maging ang kapatid niya ay pinaliwanag na niya kagabi. Sinadya talaga niya ito dahil ayaw na ni Kevin na may maging hadlang pa sa pagmamahala nila. Kailangan rin namang malaman ng kapatid nito ang totoo. Hindi nila pwedeng itago pa, lalo't sinisira sila ni Giselle at ginagamit itong kahinaan nila. Ngunit sa ginawa ni Giselle, hinamon lamang siya nito. Pinaimbestigahan sila nito. Hindi pwedeng walang ganti. Kaya naman kahit gumasto siya ng malaking halaga, malaman lang ang totoong pagkatao nito ay ginawa niya. Hinihintay na lamang niya ang resulta sa totoong background ni Giselle upang malaman niya mga susunod niyang hakbang. Tulog pa si Lemon? Tanghali na? Pinuyat mo na naman ba kagabi? Tanong ng kanyang ina na ikinatawa ni Kevin. Problemado si Lemon, Mom. Sa tingin mo ba masasabayan ko siya? Naiiling niyang sagot. Hindi ko pa kasi nasabi na okay na dahil mahimbing na ang tulog niya. Nakatulog na nga sa pag-iyak eh. Naawa bigla ang kanyang ina. Kasalanan ko kung bakit umiiyak si Lemon. Mom, valid naman ang nararamdaman mo. Parehas lang pong valid ang nararamdaman ninyo. Ako ang may kasalanan sa lahat, kaya wag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Magsasalita pa sana ang ina niya nang mapasulyap ito sa hagdan kung saan pababa na si Lemon. Hindi makatingin ang asawa niya, kaya naman napangiti siya at sinalubong na ito. Kanina pa kami naghihintay sa'yo. Ayaw ko naman nagisingin ka. Pasensya na. Tamad na tamad kasi akong bumangon. Napasulyap ito sa kanyang ina bago bumati. Ma'am, pasensya na po, tinanghali ako. Uuwi na po muna ako sa bahay namin upang hindi na po ako maka. Pinutol ito ng kanyang ina. Bakit ma'am na ang tawag mo sa akin at hindi na mommy? Pinapasama mo talaga ang loob ko, Lemon. Marahang inangat ni Lemon ang kanyang tingin. Nagagalit ang ina ni Kevin dahil hindi na mommy ang tawag niya dito. Eh di ba galit ito sa kanya dahil sa... Natigilan na siya sa pag-iisip ng magsalita ito. Iha,
Nagpaliwanag na ang asawa mo sa akin. Sa mata pa lang niya, alam kong totoo na ang mga sinasabi niya. Kaya naman, kalimutan na natin ang bagay na yun, pwede ba? Bakit kaya hindi na lang tayo mag-umpisa ulit? Sa tuwa ay niyakap ito ni Lemon. Ate! Mas lalong umagos sa mga luha ni Lemon nang sumulpot naman ang kanyang kapatid. Ate, hindi mo na kailangan magpaliwanag sa akin. Naiintindihan ko po at nagpapasalamat po ako sa mga sakripisyo mo para sa akin. Hindi lang dahil sa obligasyon ko magsakripisyo, kundi dahil gusto ko. Mahal na mahal kita dahil ikaw lang ang kapatid ko. Dalawa na lang tayong magdadamayan. Salamat, ate. Umiiyak si Lemon hindi dahil sa sama ng loob o sa lungkot, kundi dahil sa kagalakan. Hindi pa rin talaga nagtugumpay si Giselle sa pagsira sa kanila. Ngayon mas napatunayan ni Lemon na talagang mahal na mahal siya ng kanyang asawa. Totoo nga na ang tungo sa totoong kasiyahan ay dapat na maging totoo ka lang din sa sarili mo at sa mga taong nasa paligid sa'yo. Breakfast is ready. Napangiti si Lemon nang marinig ang boses ng asawa. Ang masigla nitong boses at punong-puno ng pag-asa ang nakapagbibigay ng lakas sa kanya. Gumising siya sa umaga na masaya at natutulog din na masaya. Walang araw na hindi sila masaya, lalo at nakapaligid sa kanila ang mga taong nagmamahal din sa kanila. Isang linggo pa ang lumipas, bumalik na ulit sa dati ang lahat. Tuluyan nilang kinalimutan ang hindi naging pagkakaunawaan. Habang si Giselle ay nalaman nilang planado na pala nito ang lahat para makuha si Kevin at masira sila. Hindi naman talaga ito mahirap. Isa itong modelo at sunod sa luho ng magulang. Obsessed ito sa asawa niya. Ngunit hinayaan na niyang ang asawa niya at ang biyan na niyang makipag-usap sa mga magulang nito upang ipaalam ang ginawa nito. Ngayon kampante na si Lemon dahil nangako ang magulang nito na hindi na muling manggugulo pa si Giselle sa kanilang mag-asawa. Han, breakfast mo. Luto na po. Napangiti siya ngunit hindi pa rin sapat para bumangon siya. Sobrang tamad na tamad talaga siya at nais lang niya na nakahiga. Minsan din umiiba ang mood niya. This past few days, mas lumala ang pagiging moody niya. Pati sa pagkain, bigla na lang siyang may gustong kainin. Kargahin na lang kita. Kinarga na talaga siya nito palabas ng silid. Lalakad na ako, ibaba mo na ako. Utos niya kay Kevin, na agad naman itong sinunod. Bumaba sila at agad na dumiretso sa kusina. Kain na! Si Kevin kanina pa pinagmamalaki ang niluto niya para sa'yo. Wika ng kanyang biyanan. Natawa naman siya bago tikman. Ngunit isang subo pa lang ay tila bumaligtad ang kanyang sikmura at agad na napatakbo sa lababo. Dumuduwal siya. Pagsulyap niya sa mag-ina ay gulat na gulat ang dalawa na para bang may kakaiba sa kanya. May problema po ba? Call our family doctor, Kevin. Now! Utos ng ina nito habang si Kevin ay natataranta pa. Bakit po? Ma'am, natawagan ko na. Then pati si Dad, sinabihan kong umuwi na. Napakunot ang noo ni Lemon. Magiging lola na ako! Halos maiyak pa ito nang yakapin siya. Lola? Bakit po? Naduwa lang naman po ako. Natigilan siya nang maalala na delay na nga pala siya. Buntis? Hindi siya makapaniwala. Dumating ang doktor ng pamilya nila Kevin. Hindi false pregnancy, kundi buntis nga talaga ang asawa niya. Masayang masaya sila sa balitang ito. Natupad na rin sa wakas ang panalangin ng kanyang ina. Kevin, buntis lang naman ako. Hindi baldado. Napabuntong hininga si Lemon. Kahit pa, palagi ako nakaalalay sa'yo. Aalagaan kita sa ayaw at sa gusto mo. Mahal na mahal kita, Lemon. Mahal din kita, pero sobra naman ata to. Para naman akong baldado. Hinagka niya ang kanyang asawa sa forehead. Ipinapangako niya na walang makakaapi sa kanyang asawa. At ang magtatangkang manakit dito ay daraan muna sa bangkay niya. Ito na ang simula ng pagbuo nila ng masayang pamilya. At kahit na ano pang hamon ang dumating sa pagsasama nila, ay palagi niya itong ipapanalangin na malampasan nila.